Okay, ang pag-uusapan natin is simplifying rational algebraic expression. So, ang mga prerequisite dito dapat, alam mo na dapat ang, syempre, fraction. Marunong ka dapat sa factoring ng polynomials. Ano-ano yung mga yun? Using CMF, common monomial factor, difference of 2 square, sum and difference of 2 cubes, and general trinomials or yung TAI method. So, pag gusto mong malaman yung mga yun, balik ka lang doon sa mga videos na sinend ko or sa mga nanonood sa YouTube ngayon, panoorin nyo na lang sa aking channel. Okay. So, quick review. So, ito lang yung process ng pag-simplify or pag-lowest term, pag-fraction ang pinag-uusapan. Sa pag-simplify ng rational algebraic expression, ang first mong gagawin, i-factor ang numerator, then i-factor ang denominator. Tapos, cancelin ang common factor. Okay. Ano ang factor ng 18? 6 times 3. Okay. Factor ng 36? 6 times 6. May common factor ba sila? Yes. Cancelin na. 6, 6. Anong natira? 3 at 6. Okay. So, may factor pa ang so, ilagay natin, 3 over 6. Kaso, may factor pa kasi yung 6. So, ito, burahin ko to. Si 6 ay may factor pa na 3 times 2. So, makakancel pa yung 3. Okay, cancel ang 3, cancel ang 3. Ang natira sa taas ay 1. Kasi wala nang natira, so 1 lang yun. So, sa natira sa baba ay 2. So, this is the simplest form. 1/2, the simplified form. Okay? So, ganun lang. So, sagutan natin to. Rational algebraic expression. So, ano ang step na gagawin? I-factor ang numerator, i-factor ang denominator. So, i-factor natin ang numerator. 9m plus 9n. Ano ba ang factor niyan? At anong method ang gagamitin? Sa nakakaalala. Paano i-factor si 9m plus 9n? Anong factoring method ang gagamitin? CMF. Hahanapan mo sila ng common monomial factor. So, ano ang common factor nila? Common monomial factor? 3. Yung mas malaki, greatest. 9. Para sila merong 9. So, may 9 dito. 9 times M. Ito naman 9 times N. So, ilista mo na 9. Kung naalala mo yung method, ganyan yon. Okay? 9M divided by 9. Anong sagot? M. Next. 9N divided by 9. Positive N. The answer is positive N. May tanong. So, pinactor mo lang yung numerator. Then, ipactor natin ang denominator. Anong common monomial factor ulit? 9. Parehas merong 9. So, divide ulit natin. 9R divided by 9. R. Next. Negative 9S divided by 9. Negative S. Okay. So, na-factor mo na. Next, kakanselin mo yung common factor. May common ba sila? O, ito yung factor sa taas. Ito yung factor sa denominator. Anong common sa kanila? 9. Para sila merong 9. So, makakancel na yung dalawang 9. Anong natira sa baba? Anong natira? Sa numerator, M plus N. Sa denominator, R minus S. So, the answer is M plus N all over R minus S. Any question? So, yun na yung process. Okay. Another example. Let's answer this. Ano ang gagawin? I-factor ang numerator. I-factor ang denominator. Factorable ba ang numerator? Yes or no? Yes. Anong method ang gagamitin? Yes. Minus. Difference of 2 square. Square kasi perfect square parehas. M squared at 9 parehas perfect square. So, kung naalala niyo yan, alalahanin na lang ninyo or reviewin niyo yung mga videos. Ano ang square root ng M squared?
m. Then plus minus. Ganyan lang 'yon, square root ng 9. 3. Square root ng 9, 3. Any question? So pinactor na natin ang numerator. Ipapactor naman ang denominator. Kaso ang denominator m plus 3, prime number na siya, wala na siyang factor maliban sa 1 at sa sarili niya. So m plus 3, hindi mo na siya kayang i-factor. Okay? Simplified na siya. Next, anong titingnan? Common factor. CF. O, mayroon ba silang common factor? Ano? M plus 3. Parehas merong M plus 3. So, anong natira? M minus 3. So, M minus 3. So, may over 1 pa yun. Kaso, ilalagay pa ba yung 1? Hindi na. M minus 3. So, this is the answer. Any question? Okay. Another example? Okay. So, another example. Yan. Anong first step? I-factor. Iba-iba kasi ng way na pag-factor. Ipa-factor ang numerator and denominator. Next na question, kung factorable yan, anong factoring method ang gagamitin? Sino nakakalala? Paano i-factor yan? Tae method. Or general trinomial. Factoring, general trinomial, or tae method. Inaral natin last week. Trial and error method. Diba? Hindi nyo siya makakalimutan. Okay? Trial and error method. Sagutan natin to. Factor. So, dito ko gagawin sa baba para may space pa tayo dito. Ilalagay lang natin dito yung pinakang factor na. So, i-factor natin. X squared plus 3X minus 4. Factor it using trial and error method. Or the general trinomial method. Okay? Factors of X squared? X. X. Factors of negative 4? Yes? Anong factor na negative 4? 2 at 2. Positive 2 at negative 2. Ano pa? 4 at 1. Positive 4 and negative 1. So, may dahilan bakit yun ang ginamit ko. Okay? So, para tumama kasi dito. Okay? So, 4 times x? X times negative 1? Negative x. I-add natin. 4x plus negative x or may 1x doon? Positive 3x. Parehas na? Parehas na. Meaning to say, this is the factors nito. So, ilagay na natin. So, ang factors ng numerator ay x, quantity x plus 4 times quantity x minus 1. Next na ipapactor, denominator. So, dito ko ulit sa baba, ipapactor ito. Ha? Para, yung espasyo dito, para lang sa factor na mismo. So, isulat ko lang. X squared plus 4x minus 5. Factor it using trial and error method or the TAI method. Trial and error method. Next, what is the factor of x squared? Factors of negative 5? 5 at 1. Positive 5 and negative 1. Okay? Kasi, bakit? Positive 5 times negative 1, the answer is negative 5. Tapos, kailangan tumugma dito sa middle term. Okay, 5 times x? 5x. 1 times negative x? Add natin. 5x plus dinagdagan ng negative x? Positive 4x. May 5 piso ka, may utang kang piso. So, mayroon ka pang 4. So, parehas na ba? Parehas na. Meaning to say, this is the correct factor nung denominator. Okay, recorded naman ito. Isasend ko sa inyo. So, ilagay na natin. Ang factors ng denominator ay x, quantity x plus 5 times quantity x minus 1. Next na gagawin? May common factor ba? Ano? Quantity? X minus 1. Para sila may x minus 1. So, cancelin muna yan. Anong natira? Okay. X plus 4 sa taas, x plus 5 sa baba, sa denominator.
This is the answer. Any question? Naintindihan? Okay, additional. Additional, yan na yun, pinaka-process. Additional game. So, paano naman to? Ano nga uli yung first step? I-factor ang numerator, i-factor ang denominator. Ang tanong, factorable ba ang numerator? Yes. So, ay sir, wala namang CMF dyan. Walang difference of 2 square, walang difference of 2 cubes. Walang tae method dyan. Ano pang gagawin? I-factor mo lang. Ano bang factor ng 36? 6. Ano? 6 times 6. Yun na, 36. Ano factor ng x cube? 6 times 8. X times x times x. Factor ng x cube. Next, factor ng denominator. Lagyan ko ng negative ba? Kasi may negative pala dun, no? Negative 1. Lalagyan ko lang ng negative 1, ha? Kasi may negative na ito, oh. May negative, ano? Ayan, oh, negative. So, lalagyan ko ng negative 1. Okay, next. Ang pangit. Ayusin ko lang. Pambura. Yan. So, ito ay... Kasi may negative 1 doon. So, kasama yun sa papaktor mo. Next, factor ng 42x squared. 6 times 7 times x times x. O, cancelin na lahat ng pare-parehas. Parehas sila may common factor na 6. Parehas sila may factor na x. Parehas may factor na x. So, sulat na natin yung sagot. So, solve natin yung tira. Negative 1 times positive 6. Negative 6 times x. Negative 6x. Over 7. This is the answer. Any question? Yes. Understood na may positive dun. Hindi na natin ilalagay. Pag negative, lalagay natin. Kasi pag hindi natin sinama si negative, ang lalabas dito, positive. Mali na. Kasi nga ito ay negative. Mamamali yung sagot. Okay? Next, example. Ito, same lang din yan. Ito, iba naman. Ito. Yan. So, mas madali lang din naman ito. Okay. So, first step, i-factor ang numerator, i-factor ang denominator. Tapos, alamin kung anong factoring method. Paano ba factor yung numerator? Anyone? Common monomial factor or CMF. Ano ang CMF nila? Parehas merong 2. So, ilabas na natin yung 2. Okay. Next. 2R divided by 2. The answer is R. Okay. Negative 4 divided by 2. Negative 2. So, mag-ingat na kayo dun, ha. Please, dun sa mga negative-positive, madali lang naman, eh. Pag magkaiba ang dinadivide at tinatimes, ang sagot lagi ay? Pag magkaiba, negative. Pag magkaparehas, positive. Next, prime number na yung denominator, wala na siyang factor, isulat mo na lang, R minus 2. May common factor ba? Yes, ano? R minus 2. So, anong natira sa numerator? 2. Sa denominator, 1. Ilalagay pa ba yung 1? Hindi na. Kasi 2 divide 1 is 2. So, may tanong. Mahirap, madali. Madali lang. So, ang challenge lang sa'yo dito, kailangan master mo yung factoring. Diba? I told you na ang math, dugsong-dugsong lang. So, kung gusto mong gumaling dito sa topic na to, balikan mo yung last lesson natin, factoring, na sinend ko sa GC ninyo, nasa YouTube din. Okay? So, isa pa? Ay, wala na. Lahat na natin na-meet. Ano? Ang wala lang, hindi lang natin nakita yung difference of 2 cubes and sum and difference of 2 cubes. Yun nga lang wala. So, try naman natin ito. Last example. First step, ano nga? Factor yung numerator and denominator. Yun bang numerator? May factor pa? Wala na. Prime number na siya. Isulat mo na. X plus 6. Yun bang denominator? May factor. Anong gamit? Tae method. Mas magaling kayo. Alam nyo agad. Kita nyo na agad. Pag trinomial, tae method yan. Trial and error method. So, i-factor na natin to. Dito na lang sa baba. Okay? Factorin na natin. So,
Factor ng x squared? Factor ng negative 6? 6 at 1 para tumama sa 5. Ano? So, lagay na natin. 6 at 1. Lagay natin. 6, 1. Isang positive, isang negative. Kasi yung isa ay negative. So, 6 times x? 6x. X times negative 1? Negative 1x or negative x. Plus mo lang? 5x. Parehas na? Yes. Meaning to say, this is the correct factor. Lagay mo lang dun. Kasi nga, ang factor nito, lalagay mo dito. Okay? Quantity x plus 6 times quantity x minus 1. Burahin ko lang ito para hindi nakakalat dyan. Okay. So, na-factor mo na. Tingnan mo na kung may common factor. May common factor ba? Yes. Anong common factor? X plus 6. X plus 6. Cancelin mo lang. Anong natira sa taas? X. Ang natira sa taas ay 1. Ganun lagi. 1. Lagi kasing may invisible nga na 1. Tandaan nyo lagi yan, may invisible na 1. So, pag na-cancel yan, may matitira lagi na 1. Okay? So, denominator, ano natira? X minus 1. So, this is the answer. Any question? Okay? So, ayan. Mahirap, madali. So, ipopost ko to sa YouTube. Para sa mga nanonood sa YouTube, sagutan itong hindi pa nasasagutan. Ito. I-post na lang sa comment section. That's it.